pintor kalatiro. Gagawin natin yung close band nito. Itong close band nito, grabing tulo sa loob nito. Ang gagawin natin dito, iano natin to, i-fiberglass yung bubong. Ang gawin natin, muunahin natin, higarain natin siya, linisan natin siya, yung nilagyan lang silicone to, yung parang gum sa ibabaw ng pinakapagitan nito ng sa bubong, yung pagitan ng dugtungan ng hero ng aluminum. Ngayon ang gawin natin to, tinanggal natin to yung pandikit, tapos ilinisan natin, tapos sigurin natin buo yung bubong na yan para buuhin natin yung pag-fiber para wala na kang tulo na to. Tapos imasilihan natin yung fiber din. Unahin natin yung masila pang fiber, yung dugtungan, saka natin i-dublihan ng fiber na substag. Ang gamitin natin muna to, yung ano niya, yung pinakamasilihan natin dyan. Tapos may alo natin yung parang ano siya, harina style bang, ano din siya din. Anong pangalan yun? Kalimutan ko anong pangalan yun. Yan ang ilagay natin ng panghalo doon sa stag. Tapos lagay natin ng cobalt para mabilis matuyo. Para hindi mahirapan sa sunod, lagay ng mat. Buo na. Okay, papakita ko sa inyo to pag ano na. Kaya sa taas. Kapintor kalatiro. Kasi sobrang taas ito. Pag akit mo na ito hangdanan itong isang patungan, akit ka pa doon sa may bubong, akit ka doon sa may bubong ng harapan, bubong sa taas na. Pintor kalatiro, yung ginawa natin to, sobrang ano ba to, sobrang dikit. Tapos ano, yung pag naarawan siya, na ano siya, nalulusaw, ang init pa, pasok-pasok na akong kamay ko. Kasi pag nag-grind mo siya, tumatapon yung pinaka dikit niya, doon sa kamay, pati sa paa, yun o, pati yung pantalon, yung ano, dikitan din o, no? Dami na yan o. Yung pantalon din, naapon natin to, itatapon na natin to, dahil nga, wala na eh. Hindi na matanggal sa pantalon yan kasi sobrang dikit. Para siyang ano, yung sila na ano, yung hindi natutuno, hindi nalulusaw. Oh, pag ito kasi kapitro kalatiro, di pwede sa close band nilagay ito. Dahil nga, yung ano na eh, yung pandikit niya, pag umaaraw pala, nalulusaw. Hindi siya obra. Hindi pag matagalan ba, na pandikit siya sa sasakyan, hindi pa siya pwede kasi gumagalaw ito yung close band ito eh. Siyempre pag gumagalaw, makakrack yung pandikit niya, papasok doon yung tubig. Di ba? Yan, gawin natin ito, fiberglass natin ito buo. Tapos igawin natin muna, masilihan natin muna, dyan yung stab-stag. Ilagay natin muna para masilihan natin gilid, tapos lagyan natin yung mat niya. Tapos ibuhin natin yung ano, ibuhin natin ang lagyan ng mat para wala na talaga siyang katutulo. Nasa bubong din ng truck, ng close band. Yan yung katong isa, tulad isa. Yan, magkaparehas to. Yan. Hirap itong trabaho nito dahil nga masakit sa kamay. Yung kanina ang wala pang init, hindi ko na problema. Yung uminit na siya, yung may araw na, naluso pala siya, yung pandikit niyan. Sa akin dumidikit yung mga ano, mga mismong ano niya, yung pandikit sa katawan ko, pati sa kamay ko. Ang init pa, nakapaso talaga, parang ano siya, undercoat, yung pang-likitran, yung pinagamit sa bangka nga, lagyan ng niluto ba, nilagay ng gasolina, ganun, gas, para na malusaw. Yan na siya, ang sakit sa kamay. Okay, kapintro kalatiro. Ito, patulong tayo, para mababa yung gamit natin. Kasi, ang dami natin gamit. Pati nga tubig dito na yata ako nakatira. Ay, nako, ito, buong resin ito, lahat dito, bumili na ako ng resin uli kasi magkamamaya, kukulangin tayo dito. Ang pagkakulangin pa nga, kasi malaki yung lagayan natin ng ano. Kaya, dito, malaki pa dito, mga isang plywood dito. Tapos doon, kalahati dito. Tapos kalahating plywood din dito na buo. Eh doon, kalahating walang plywood na mahaba. Hindi ko kasi tansyado ito kasi hindi man tayo ano kapinto kasi. Ang ginagawa ko dito, pag may ganito ang ginagawa ko, hindi ko bumabase sa sasakyan. Binabase ko yung materialis ko nga nilamangan ko. Kunyari, nakikita ko ganito, isang bubong, bumibili kong isang lata. Kaya kung sakali namang di maubos, may gagawin tayong iba, kaya nating ano, mayroon tayong reserva. Ito kasi di ako bumili kasi ito yung lata nito, binili ko lang sa kumpare ko to kasi tapos na yung ano niya, yung sa landscape,
eh meron silang nilagyan ng ano doon, pupong din ng bahay din yung tumutulo. Eh laki ng ano gastos kung tanggalin yung buong bumong ginawa. Inano ko yung tinulungan ko sa dati paglagay ng fiber din sa taas pero grabing init. Yung una kong vlog mayroon yun eh. Yung ano grabe sa bumong yun doon kami ng ano. Bilad sa araw talaga wala tagang ano payong. Itong ginawa natin mabuti may puno dito. Yan o, may mga puno tayo dito nga ano dito. You know, puno lang na ano natin dito kasi ang siyap natin doon, no? Bubong niya siyap natin, puro din luna. Kasi gusto natin lagi ng bubong, wala man tayong pabili. Yan o, puro lang tabi-tabi lang eh. Pero okay lang yan kasi mayroon masilungan tayo kahit paano. Ito, ang pintor kalatiro. Tapos natin gawa yung ano niya, pinaka fiberglass sa ibabaw ng bubong ng close band ng ano, catering to eh, yung deliveran ng mga ano, mga pagkain, yung mga may mga event yan ang ginasakyan nila. Bubong niya ito, tumutulo to, pagtagulan lang. Ito, tagin ito lang pang tulo yan. ngayon, ito na siya, binubunuan natin to para siguradong wala na siya ang tulong loob nito. Kasi kung pabayaan natin ito, kapito kalatiro, baka maghiwiwala ito dahil nga itong ibabaw na ito, ano to eh, parang wala siyang rivets nga eh, parang ano siya, dinikit lang ng ano, mismong silicone na, original silicone nilagay. Pero problema lang kasi, wala siyang riveter, okay na pagkalagay. Yung ibig sabihin, yung pinaka-frame niya, nilagyan ng silicone para hindi nikit lang yung pinaka-aluminum niya na bubong. Ngayon, pag siyempre matagal na ginagamit sa sakyan nito, eh siyempre ito yung ano, nagtanggalan. Ito naman yung sa gilid nito, ni-repair natin to kasi may butas din yan sa may pinaka-siding niya. Okay.